Nasa linya na natin si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang hapon. Jerry, Anthony, magandang hapon. Evening na, Ang bihira pa na yung experience nyo na yun, ano? Paki-describe, anong naramdaman nyo nun, Senator, habang kayo ay pinagsasabihan ng gano'n ng China sa loob ng ating territorial waters? Wala. Ang mindset ko noon talagang tumuloy. Actually, bago pa kami lumipad galing sa Puerto Princesa, sinabihan ako ni Vice Admiral Enriquez. Sabi niya, sir, malamang dyan, macha-challenge kayo. Tapos makikita nyo yung mga Coast Guard vessels kasi very visible yan doon sa pag-asa mismo. Totoo nga. Pagdating namin doon, kitang-kita talaga yung mga barko na halos nakapaikit eh. Marami talaga. Medyo marami kasi iba malayo, pero malapit. Nandun talaga sila. At nung kausap ko yung tenyente nyo, yung Lieutenant Senior Grade Celian, sabi niya, sabi ko, hindi ba nag-a-attempt na para mag-encourage, papasok? Ah, nag-a-attempt, sir. Pero andyan sila. Misa pumapasok doon sa 3 nautical miles. Pag kina-challenge sila, umaatras. Pero ganun pa rin. So, ang pumasok sa isip ko, dahil alam mo, yung pag-asa, yan lang yung biggest pinakamalaking inhabited na napuputol si Senator Ping. Sayang yung kinukwento niya, no? Senator, baka nakakonekta pa kayo, Senator, sa China Mobile. Paki-disconnect nyo muna. Tanggalin nyo po yung roaming. Alisin nyo na po yung roaming nyo. Teka. Balikan natin. Napuputol. Parang may sumasabotahe sa signal ni sir. Baka ito yung China Mobile. Mukhang hindi na yata kumalas yung China Mobile. Hindi, yun pati. So, ang sinasabi ni Senator Ping, itong Pag-asa Island, ang pinakamalaking inhabited na isla natin, ano? Diyan sa lugar. At ang daming mga nakaposisyon na ng mga barko ng China sa paligid. Grabe, nung tinitingnan ko kung bachero, merong alam mo, pina-follow ko yung Instagram ni Senator Ping eh. Meron siyang ipinost na picture dito, pambihira, parang binlid eh. Sa dami, yung Chinese vessels, pambihira. Sa paligid ng Pag-asa Island. Eh grabe, ubod-dandaan dyan na ba, Senator Ping? Senator? Sir? Yes. Ayan. Tony, andito na ulit. Grabe po pala tong ubod ng dami pala tong Chinese vessels na, so, na to, Senator Ping? Talaga nakapaikot sila dun eh. Kaya, yun nga, ang, alam mo, ewan ko, hindi ko maintindihan yung situation eh. Kimabuti na rin yung nakapunta doon. Makita mo situation sa ground. Maraming issues eh, na pwedeng pagtunaw na ano naman, national government. Marami doon, may mga issues na pwedeng gawan kaagad ng aksyon para sa national security consideration. Kundi pati yung sa mga kababayan natin doon, alam mo, 193 lang ang taon. Pero mga Pilipino yun eh. Yung isang, kasi nag-ikot ako doon sa island eh, kasama ko nga si Tiniente. Meron tayong Marine Research Center doon. No? Bago service, pero unmanned. Ang sabi ni Admiral Enriquez, yung West Commander, baka raw dyan mo, pari, papadala ng mga scientists doon, UP. Kaya ang nagmamundo sa Marine Research Center na yun, UP, QOAP, PDLR. Ang naisip namin doon, bakit hindi tayo mag-imbita ng mga foreign scientists? After all, yung West Philippine Sea, yung buong South China Sea yun, napaka lawak at saka yung marine, yung aquatic resources, talagang napakadaming umaasa. Talagang kung ilang trilyon ang halaga ng mga aquatic resources doon. Kaya marapat lamang na pagtuunan ng pansin, hindi lang ng basta Pilipinas, kung pati ng ibang bansa. At the same time, subliminally, naisip ko rin na kung meron mga foreign scientists doon, medyo may chance yung ating defense posture doon. Kasi kung may nagpaplano man yung bansang China na lusubin o kaya invade yung Pag-asa, at alam na mayroong mga foreign science na maraming beses. So yun, pangalawa, ang eskwelahan doon, isa lang, elementary school, ang estudyante, 34. Ang teacher, dalawa, multi-grade. So mula kindergarten hanggang grade 6. Walang high school. So inisip ko, bigla pumasok sa isip ko, paano pagka-graduate ng grade 6, hinto na. Yung pinakamalapit na pwedeng puntahan eh,
ilang araw na biyahe papuntang Puerto Princesa. Hinto na sila. Teka muna, Senator Ping, eroplano kasi kayo lumapag, pero kapag barko ho ang papunta ron, malaya pa ho bang makakapunta ron, papupuntahan yung Pag-asa Island by boat? Hindi ko masabi, pero naglalayo din naman talaga, kaya lang sina-challenge lagi. Di ba nga yung Ola, medyo malayo yon. Pero doon nga yung winter cannon, ano? Salt water yun eh. Tapos mataas yung pressure, malakas yung pressure. Nasira nga yung isang vessel doon eh. Hindi naman ito, hindi naman military vessel yun, hindi Navy vessel. Actually, parang in-outsource nila yung pagre-resupply na kung saan umaarkila sila ng boat, ano, para magdala na resupply. So yun ang situation doon. So yung pala butikin laro niyo yun, yung pong private vessel pala yun, yung magre-resupply, in-outsource lang ng militar, hindi po mga kawal o mga sundalo ang nakasakay doon. Basta hindi na Navy vessel yung nagre-resupply. Katunayan, i-repair pa nila yung barko kasi kalakalawang na yung ano. Meron na mga metal plate na dadala, nauna nang nadala doon at i-install sana nila. Ang tatwira ng kasi pagkatapos na nagkausap yung ambassador na ng China rito at saka si Secretary Lorenzana. At ang katwiran, ang ginagawang justification, akala raw nila magre-reinforce at hindi lang magre-resupply. Sabi ko naman, ano ko mag-reinforce? Sa atin naman yung Ayungin Shoal, may tao nga tayo doon, may mga sundalo nga tayo doon eh. Bakit aawatin nila? Yun ang talagang komplikado yung problema ron na dapat talagang pag-aralan ng masusi ng mabuti ng ating national government in terms of our policy, foreign policy statements, kung ano-ano foreign policy direction, dapat pag-aralan mabuti. May pinadala daw ulit na mga barko na magsusupply, inaasahan bukas ang umaga ay darating doon. Tama yon, may usapan na at ang sinabi nga, sige, papayagan na, pero so nagpaalam na tayo. Papayagan eh. Para magpapaalam muna tayo. Yes, pero alam mo, malaki na ng tulong nung, kaya ako laging, di ba, binabagit ko, lagi dapat, pero magmaintain ng baso power doon, na hindi yung tayo lang, kasi kakayang-kayanin tayo. So, ang nangyari kasi, nung sa November 16 na yon, nung winter cannon, naglabas ng kalatas yung ano eh, ang tawag doon, Joint Vision Statement, United States Government, at saka yung Pilipinas. At ang sinasabi doon, medyo strong yung mga words na ginamit ng Bansang Amerika doon eh. Kasi ini-invoke yung Mutual Defense Treaty, pati yung Visiting Forces Agreement, at saka yung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement between the United States at saka ng Pilipinas. Ano? At doon, dati binabanggit lang, pagka Mutual Defense Treaty, ang sinasabi lang lagi yung Asia-Pacific, ano? Pacific Fleet na andyan eh. At sinasabi doon, ang assault sa vessel natin, assault din sa bilang Amerika. Pero sa joint statement na inilabas noong November 16, after noong mangyari, medyo mabigat. In-specify na ng Amerika yung West Philippine Sea. Meaning, nandyan sila, at sinabi nga, yung sa EDCA, nagbanggit pa ng mga requirements, mag-i-improve ng facilities natin, at parang statement yun na babalaki na. Sabihin na natin gano'n, ano? Pero subtle. So, malaking bagay talaga yung tinatagong balance of power na i-maintain natin. How? Mag-ano tayo, mag-strengthen tayo ng mga alliances with other countries, not just United States, ano? Kasi yung Australia, EU, interesan sila dyan kasi yung 10-12% ng dyan din dumadaan eh. Tsaka yung freedom of navigation nakukompromise. Minsan nga may nangyari na dyan na mga nakaraang na pinasok talaga ng US warship yung ano, US vessel yung kalobloban. Ganun din, tinagal din sila ng China pero hindi nila inalintana, basta tuloy-tuloy lang sila. At ang sabi nila, hindi, ano to, meron kaming right of innocent passage, parang naligaw lang siguro ganun. So wala rin nangyari. So makikita natin na kung kaya-kayanin ang bansang nandiyan tulad ng Pilipinas, kaya nila. Pero pag nakita namang
may pwersa rin yung dumadaan, wala sila rin gagawing marahas na akbang. Hindi nila na water cannon. Chinalis nila nung nagpatuloy, wala na rin ginawa. So yun, doon na, dati makikita, Anthony, Jerry, yung pinatawag natin, balansin natin yung power. Na kung hindi natin kaya, makipag-alyansa tayo. Yan na ho bang, kasi sabi nga ho namin, Senator, magiging election issue na naman ulit ito, tulad nung nakarang election, at being dahil sa kayo isang presidential, yan ho ba ang magiging direksyon ninyo, programa ninyo para dyan sa issue ng West Philippine Sea? Actually, Jerry, hindi pa nga ako nagkakaisip tumakbo. Lagi ko naman sinasabi yan eh. Na yung solusyon dyan sa West Philippine Sea, hindi kaya ng Pilipinas mata. Kailangan tayo mag-strengthen ng alliances natin para doon sa tinatawag na balance of power. Kung matatang, lagi ko sinasabi yan eh. Ako lang mag-isa nga para si Rambaka nagsasabi ng kailangan natin ng balance of power. Meron na tayong weapon doon sa ating arsenal, yung Mutual Defense Treaty, na hindi natin tinatak. Of course, hindi ganun kasimple yun kasi ang Amerika doon sa pinirmahan nito 1951 eh. 5 years after nung 1946 yung July 4th, ano? Ang mga noon, bago pa hindi agar-agaran na magre-rescue yung come to the rescue o sa depensa natin Amerika, magpapaalam pa sa Kongreso. Sa Kongreso, yes. Kailangan na ng Kongreso. Yes. Oh, pero tayo hindi na. Tayo agar-agar. Eh, pag nilusob yung... wala naman tayong panlusob. Pero pag halimbang in-assault yung isang barko ng Pacific Fleet, obligado tayo talagang pagdala rin tayo ng barko de guerra kung ano man meron tayo. So, ang isang direction siguro, foreign policy direction natin, maganda siguro i-revisit na natin yung Mutual Defense Treaty. And I think, ito yung tamang panahon na, pati yung circumstances, hinug na, para makipag-usap ulit tayo sa bansang Amerika o kung ano pa mang basa sa mundo, para similar din yung ganong tratado na pirmahan natin na mutual defense ang pag-uusapan. At saka parehas na parehas. Katulad nun po, pagka tayo nabasag ulo, hindi na kailangan ng congressional approval. Yung Amerika, pagka gusto man ng executive department ng Amerika na sa makalolo sa atin, kailangan pa ng kanilang congressional consent. Parang hindi na pantay ang labanan doon. Pero dun po sa, pupuntahan ko lang po yung sinabi nyo, para marami din nagtatanong nito. Kayo po ba bilang isang dati rin pong PNP chief, sundalo, at kayo nga po ang chairman ngayon ng Senate Defense Committee, kayo po ba kumbinsido personally na makikipagbasag ulo ang Amerika para sa atin? Yes, ako kumbinsido ako doon kasi hindi lang naman interest natin na pinapangalagaan nila eh. Alam mo, lahat ng foreign policy, maski anong bansa, naka-anchor yan sa national interest. It is also in the interest of the United States na pangalagaan yung West Philippine Sea, maski yung South China Sea. Dahil may freedom of navigation na ngayon, parang medyo hindi ganun kalaya eh. Kasi nga, malakas yung puwersa ng China doon. If you remember, Anthony, Jerry, pumuno ba sila ng ganyang kasunduan sa Taiwan at saka sa Japan? So, ang interes naman nila doon, siyempre yung Taiwan Strait, kasi siyempre dapat pangalagaan nila rin yung kanilang, sabihin natin, may economic interest din sila. Kasi kung wala silang interest, walang pakialam sa atin yan. Yun ang realidad eh. Huwag natin sabihin na sasaklolo sila dahil mahal nila Pilipinas. Hindi ganun ang labanan. Alam natin meron silang national interest dyan. May interest. Hindi sila gagawa ng ganun na wala silang mapapakinabangan. Dahil nga ang Amerika, Senator, ay merong malakas na interest dito sa area, sa region na ito. Hindi ba pwedeng, halimbawa, sa sitwasyon ngayon, ang Pilipinas ay makipag-usap sa Amerika at sabihin, pwede ba kayo mag-istasyon na rin ng barko dito sa lugar na to? Hindi ba pwede yung ganun? Hindi, kasi di ba inano natin, pinaalis na natin yung mga base militar ng Amerika. Pero, nagkaroon naman tayo ng visiting forces agreement na kung saan hindi permanent mga base. Pero pwede mag-ganji yung mga tong ilaw dito at pag-joint exercise. Yung mga ganun pamamaraan, yung joint exercises naman, hindi naman ito limitado lang sa lupa eh. Sa ano rin to eh, sa Katihan, kundi
pwede rin isagawa ito sa dagat, pwede rin papawid. Malaking bagay yon. Ngayon natin kailangan yon. Oh, para lang mangyari yung sinasabi ninyong magkaroon ng balance of power do sa area. Yes, yes, tama yon. Para magkaroon ng balance of power. At hindi lang Amerika, dahil alam mo, nakakausap naman namin lagi yung ano eh, yung mga ambassadors ng Budibumasa, yung Canada, Australia, at sila mismo nagpapahiwatig, maski yung EU. Diba, nitong nakaraan lang na imbitahan kami dalawa ni Senate President, 15 ambassadors yun, ano? Inimbita kami for a dinner dyan sa Makati. At yan ang napapag-usapan, nababanggit din yung usapan na yan. So, may interest sila dyan. Hindi lamang interest ng Pilipinas ang tinitingnan nila, kundi yung sarili nilang interest. Kasi nga, kung madodomina ng China yung buong South China Sea o yung West Philippine Sea, sila rin apektado kasi yung trade, di ba? Paano silang dadaan? Yung kanilang navigation. Kasi yung silence dyan, dinadaanan din nila yan eh. So, yun ang sinasabi ko. Parang i-capitalize na lang natin na mayroon din silang national interest. At saka sa geopolitics ngayon, importante sa kanila yung South China Sea o yung West Philippines. Okay. So, bakit hindi na natin parang sabihin natin i-capitalize na nga natin tulad na sinabi ko na makipagtratado na tayo at yung mutual defense treaty, ayusin natin yung lingwahe para na sa ganun parehas ang responsibilidad, ang obligasyon. Sir, last na lang, may mga tanong lang dito. Is this the first time na nagpunta ho kayo sa Pag-asa Island? Oh yes, oh, first time. Opo, ang tanong po nila, ba't ngayon lang? But ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Saka ngayon lang talaga may tension eh. Noong araw naman, hindi halos napapansin yung Pag-asa eh. Sa libro lang natin nababasa. Ngayon talaga, parang naging curious na rin ako kasi mga pinapahayag ko na matagal na. Kasi yung iba, ang criticism nila, eh kasi kandidato kaya nagpunta doon. At ngayon lang daw naman ako nibigyan ng pahayag. Ang sagot ko nga doon, siguro, ayaw lang nilang pakinggan o kaya ayaw lang alahanin na marami na akong pinahayag din dito patungkol dito. Sa akin nga, ako nga lagi nagsasabi of also power eh. Na kung saan, di ba, minsan nakikritisize ko pa yung Pangulong Duterte na mga pahayag niya tungkol sa China at binabalikan din ako. So, alam mo yung mga kritiko, hindi mawawala yan. Karamihan naman yan, magagaling sa talagang ang passion nila sa buhay. Mamuna. Ganun lang naman eh. Ano na yan eh, parang given na yan. Tanggap ko na yan na maski anong gawin mo pa, tiyak na meron. Hindi mo mawawala yan. Okay. Congratulations pala, negative pala kayo ha. Negative, sa drug test. At saka ano yun ha, Anthony, multi-drug test yun. Holistic yun. Kasi yung mga pinupunta natin, di ba, pagkukuha ng lisensya, yung drug test sa tabi-tabi, wala yun. Nandisintik lang doon, marihuana, saka shabu. Itong lahat ng klase. Sa Pinaya kami nagpunta kanina eh. Talagang ano yun, tinanong namin, lahat mag-detect, walang lusot. Ano ba yan? Ito po ba challenge nyo sa lahat ng presidential at vice presidential candidate to undergo the same? Hindi challenge yan. Ito yung plan namin para mag-walk the talk. Kasi alam mo, nagkakaroon ng andang challenges. Kabi-kabi kami, hindi naman kami kumikipo. Biglang kanina o kahapon, sinabihan ako ni Senate President, Father, padrag-alipis tayo. Walang pa tayo sa lisa, pumunta tayo doon. Kasi challenge na challenge. Kaysa makipag-challenge tayo, gawin na natin. Sige, anytime. Kaya natuloy kami kanina. Pero kayo ba, Senator Ping, naniniwala doon sa sinabi ng Pangulo na meron talagang presidentiable na addict sa cocaine? Hindi na ako mag-commento, Jerry. Ako lang tayo. Iniintindi na lang namin sa sarili namin. Ganyan lang yung puso namin. Ano, Anthony, kilala mo naman ako eh. Ang postura namin, ipresenta namin sa sarili namin. Sarili namin merito. Para makipag-handcap lahat, hindi maganda. Kasi ang mga problema ng bansa, napaka-bibigat.
alam mo, pagka tough ang problema, kailangan tough ang solusyon, tough yung leader. So, yung issue ang pag-usapan natin, wag yung kung ano yung hinaanong mga katunggali natin, kundi ano bang kaya namin ipresenta? Hindi kami nakafocus ni Senate President. Opo. Okay, sir. Maraming po. Salamat po. Sa uulitin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Senator Ping Langson. Ang mga kumpatsyero ng bayan.